broken family, iba yung priorities. Syempre, happy yung attention ng father ko. So, tapos galing pa ako sa Chinese conservative family. So, medyo mahirap yung pinagdaanan ko. Yung parang, andoon yung typical Chinese na yung pinaglumaan ng kuya ko from panganay hanggang pangalawa, pangatlo hanggang sa akin, butas na yung damit, yun yung pinapasuot sa akin. Ganun po. Pero hindi ko binabadmouth ang family ko. Ilan sa inyo nagtatanong kung paano nga ba narating ni ka Freshness Wilbert ang kanyang tagumpay sa pagiging businessman sa mahigit 3 taon niya sa vlogging industry. Ang tanong ng ilan, paano nagsimula ang kwento ni ka Freshness Wilbert Tolentino sa pagiging entrepreneur? Nakapanayam niya na si Boy Abunda sa one-on-one talk show sa The Boy Abunda Talk Channel upang makapagbigay ng mga positibong pananaw pagdating sa buhay. Nagbahagi na rin siya ng kaalaman pagdating sa negosyo sa programang Open for Business sa Net25. Ngayong araw ay ikukwento naman niya ang kanyang journey sa buhay kung paano siya naging successful. Isa kasama si Julius Babaw at Christine Bersola Babaw na isa sa pinakatanyag na mamahayag dito sa Pilipinas. Hello mga ka-freshness! Welcome back to my YouTube channel. At ngayon lang ako ulit nag-vlog. Ayan, pupunta tayo sa TV5. May interview tayo kay Sir Julius at kay Ma'am Tintin Babaw. Excited ako dahil hanap ako ng mga ibang lumang picture namin. So, kailangan ipakita ko nung kabataan ako. Nakita nyo, naroon akong easy call pa sa bewang ko. Tapos, yan ang tahanan ko. Ito yung dating gumagawa ko ng basahan. Ang driver ko na 28 years na sa akin. Si Melanie, 28 years na sa akin. Si Cesar, si Tessie, 1995 pa. Magta 30 years na. Ayan, TV namin, dinosaur pa Tatay kami ng mga basahan. Tapos, ayan. Ako ito, Dingdek. Panganay na kuya ko. Pangalawa, pangatlo. At ako at mom ko. Tapos, ito yung na medyo malaki-laki na kami. Ayan. Mama ko, papa ko, brother ko, second, third ako. Father ko, mama ko, kuya ko, pangalawang kuya, pangatlo, at ako. Kitang-kita nyo. Ayan. Samahan nyo ako kay Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino. Let's go! Hello po. Ito yung napunta natin kay Rafi Dad. Po, nice meeting you po, Ma'am Tin. Opo, thank you po. Opo. Ang daming video na babalik pa ang Julius sa Tintin para sa pamilyang Pilipino. At tayo napapanood sa Signal Channel 1, 1PH Facebook page at sa YouTube ng 1PH. At eto na, ang ating yanang bossing. Kailala na natin si bossing. O, sige nyo. Kasama na natin ngayon sa ating yanang bossing, Papo. Very, very popular. Ako siya. No, for introduction, pero kailangan pa natin i-introduce, no? Para iba ko din si Wilbert Tolentino. Wilbert Sindahan! Blocker! Actor na ba? Ah, yes po. Lahat pinasok ko na po. Sir Julius, Ma'am Tin, ayun. Thank you for having me po. Thank you po. Likewise, it's an honor that you visited us today sa studio para ma-share ang yung journey to success kung paano ka naging yan ang bossing. Opo, opo. Thank you, thank you. Ilatag na natin ang buhay ni Wilbert. Nagsimula ka ba talaga? Okay ang buhay niyo? Actually, hindi po. Kasi produkto ako ng broken family. And syempre, sa bilang produkto ng broken family, iba yung priorities. Syempre, happy yung attention ng father ko. So, tapos galing pa ako sa Chinese conservative family. So, medyo mahirap yung pinagdaanan ko. Yung parang, andoon yung typical Chinese na yung pinaglumaan ng kuya ko from panganay hanggang pangalawa, pangatlo hanggang sa akin, butas na yung damit, yun yung pinapasuot sa akin. Ganun po. Pero hindi ko binabadmouth ang family ko. Naiintindihan ko sila kasi ganun talaga ang reality. Lalo na panahon ng Gen X. Ayan, ganun talaga ang panahon po namin. Pero syempre pag sinabing Chinese, automatically isip ng mga tao, ano yaman yun? Ah, hindi po. Anong klaseng Chinese family kayo? I should consider is class C. Kasi nagre-rent lang kami sa isang apartment. Lahat kami, sama-sama kami sa isang
kwarto with my brother, with my siblings. So, mahirap din yung mga pinagdaanan namin. As in, may budget lang, may certain budget lang ibibigay ng father ko sa mom ko. And then, yung mom ko hindi marunong Tagalog, hindi marunong mag-English. Ganun din kami. We always speak Chinese lagi na hindi kami pwedeng mag-English. Kasi, syempre, hindi maintindihan ng mom ko. Kaya na, hindi lahat ng Chinese. Opo. Nasa diskarte talaga. Nasa tao yan. At saka kung talagang risk-taker ka, at saka gusto mo talagang may passion ka, may goal ka, may vision ka sa buhay, may mission. Kung kahirapan, yun ang ano, mamu, nag-fuel sa kanya para magtagumpay. Opo. Pero bago mo na-reach yung success, anong mga naaalala mo na pagkakataon na naramdaman mo mahirap ka? Nako, sobrang hirap ang pinagdaanan ko kasi ang food namin kasi ganito yan eh. Siyempre yung mom ko nagtitipid. Tipiditi kung tawagin sa amin eh. Hindi na ba kayo magkakapatid? Apat po. Okay, apat. Ayun, ako lang nag-iisang babae. Charot. Hindi, bisexual po ako. Pwede po ako sa lalaki, sa babae. Yun yung category ko. Yun yung gender ko. Gender identity ko is bisexual ako. So, basically, nandun yung, di ba pag bunso, dapat mahal ka. So, yung mom ko, nung pinanganak ako, parang nandoon lahat ng jinx. Kumbaga, ako yung jinx para sa kanya. Kasi ako yung batang pasaway, yung pagka-baby, hinihele daw ako. Pag ilalapag, iiyak ako ulit. Tapos kapag natutulog siya, iniipit ko daw yung buhok niya. Which is, hindi ko naman din alam kasi baby ako. So, parang yung hate lagi na sa akin. So, sa akin is party is parang hindi ko na-enjoy yung childhood ko. Kasi syempre, yung childhood life ko, yung mga memories na nasa akin is iba yung treatment ng traditional Chinese na typical Chinese na traditional na trend na kapag sinabi ng mother mo kailangan sundan mo. Parang disusi. Sinusunod mo lang kung anong gusto nila. Opo. Pero dahil nga apat kayo, andun ba yung nag-share lang kayo sa kung ano man may serve sa inyo? Sa pagkain? Isang kinukulang ba yung pagkain? Dahil tinitipid? Opo. Ganun. Nangyari yan. Nangyari talaga sa amin yan. Kasi syempre, since product of the broken family ako, So syempre, yung pagkain namin, sa akin talaga, rasyon. Pero sa mga brother ko, pwede. Ay, ganun. Kasi sa akin kasi, nung during that time, ang mom ko, parang nasa instinct niya dati. Nung baby kasi ako, naiwan ako sa crib. Nagpupo ako, kinain ko raw yung poops ko. Parang feeling niya ang dirty ko nung time na yun. So, ever since, bago ko umalis sa family namin, ganun na nangyari sa akin before. Ulam ko is limited. Kung ano yung binigay niya, yun ang kakainin ko. Did you take this against them? No. Where in fact, parang feeling ko kung hindi nangyari ito, hindi ako magiging successful. Kasi parang naging challenge sa buhay ko yan na parang, ano ba meron kaya sa akin? Ampon ba ako? Or ano ba ako? Bakit ganun yung treatment? Kapag yung brother ko dati at tinapay nila ay maling, sa akin naman peanut butter. Pag wala kaming budget, pag itlog ang palaman nila, plain tinapay na lang ako. Pero okay lang din naman sa akin. Yeah! Pero yun nga yung nag-fuel sa'yo eh. Nag-fuel sa akin. Actually, no choice kami. Lahat kami magkakapatid, parang no choice. Pero pagdating sa Chinese traditional family, meron isa talagang favoritism, which is naiintindihan ko. Kasi yung brother ko, parang na-convulsion. Parang mas yung attention ng mom ko is mas more on sa kanya. Pero wala naman kaming selos nung anong time na yun. Pero makikita mo talaga yung favoritism. May ganun talaga pag sa Chinese po. Opo. Kailan nagsimulang magbago? Journey ko? Oh. Ako, 14 years old. Okay. Yeah. Sir Julius, Ma'am Ting, maniwala kayo sa hindi. Nagalinis po ako ng kubeta. Nag-working student ako. Kubeta New, ng saan? Sa ka naglilinis? Sa New Southern Press. Buhay pa hanggang ngayon. Lahat ng mga pinasukan ko, buhay pa lahat ng mga establishment. New Southern Press, ang printing. Printing po siya. Tagalinis ako ng kubeta, tagapakulon ng tubig sa boss ko. Tapos ako rin yung magkaharap sa customer kapag may rush. Doon ako natuto. Doon ako humasa. Isa sa mga naituro sa akin na kailangan magkabenta kami. Pag nakabenta kami, doon din kami kukuha ng sahod namin. Eh, dumating pa sa punto talaga na, that was 1988. Siyempre, ang minimum nun is 89 pesos. Opo. Tapos ang sahod ko talaga doon is 50 pesos. Pag half day, dapat 25. Binigay niyo sa akin 20. Opo. 1988. Opo. Working student na ako noong 14 years old. Opo. Sa kanya, hindi na 20 million na ngayon. Oo, nga eh. Eto nga, nakakatawa to, Ma'am Tin. Kasi meron ako, syempre bata ako, syempre hindi ko alam yung work ethics. May bagong pumasok.
So, ang pangalan niya is Dominga. Sabi niya, "Hi, Miss Ming." Sabi ko, "Magkano bigay sa'yo yung sahod?" Eh, bawal magtanong ng sahod, di ba? Eh, bata ako. Siyempre, hindi pa ako matured noon. Eh, siyempre, mas matagal ka kasi 1 year mahigit ka na dito eh. Tapos sabi ko, "Hindi nga, magkano nga?" Siyempre, mosang din ako nung bata. Tapos sabi niya, ₱89. Ay, naglukot ng mukha ako, Ma'am Tin. Oo, siya yung buo eh, 89. 18, tapos ako 20, half day. Kasi morning nag-aaral ako. So ngayon, ibinilid sa akin ng boss ko na ako ang tuturo sa kanya. Sobrang kitid ng mind ko that time. Sabi ko, "Ah, okay, sige." Siyempre, may mga filing yan. Pag may kumuha ng customer, siyempre, i-clip namin to, ilalagay namin sa small machine, big machine, sa cutter, naka-schedule yun. So, kabisado ko lahat sa loob. Tapos, traditional printing press, yung nagpupulot kami ng letra. Ay, lalo old, na old, mga... Grabe. Yes po. Spell mo. Yes po, yes po. Opo. Lalo na yung mga pahaba na bakal na ano. Tapos, every Chinese character, malalalim talaga. Kailangan mahanap mo talaga yun. Ibubuo mo pa yung molde, itatali mo. So, nung tinuturo ko siya, kalahati lang talaga itinuro ko. Sabi niya sa akin, "Wilbert, ano yung next natin gagawin dito?" Sabi ko, "Kalahati lang naman sahod ko, kaya kalahati lang din ituturo ko sa iyo." Ganun na yung mindset ko nung bata. So, na-realize ko, nung time na yun, naluha siya talaga. Sabi niya, "Bakit ginaganon mo ako?" Sabi ko, "Eh, syempre, yun lang naman talaga sahod ko, kalahati lang. Yung kalahati, kay boss ka na lang magpaturo, ha? Kasi nagre-reklamo na ako." Pero in-explain sa akin ng boss ko that time, kasi tinanong ko sa kanila, sabi ko, "Bakit ganito ang sahod ko sa kanya ganyan? Siya ba ay papalit ba sa akin? Kaya kumuha kayo bago pa, tapos ako tuturo?" "Hindi daw, para may pandagdag daw. Kasi daw, during that time, syempre, pag connection daw sila ng labor, sagutin naman daw nila mga penalty." So, sa mindset ko, "Ah, okay." So parang inintindi ko na lang. So sabi ko, kailangan kong mag-grow. So sabi ko, kailangan kong umalis sa comfort zone. Just like sa family ko, kailangan ko umalis. Kasi so next chapter na tayo ng buhay next mo. Chapter. Okay, umalis ka na sa press. Uh-huh. Yes. Ano, pinasok ko ang grocery, Hokbi Grocery. Shout out din. Buhay pa ang boss namin. Andun pa rin yung shop, mga 60, 70 years na yun. Tapos, naging tagatakal ng money. Siyempre, as usual, yun ang ma-offer ko. Tagalinis ng kubeta, tagapakulo ng tubig, linis. Tapos, hanggang nai-improve ako kasi magaling ako sa sales eh. Basta pag ako talagang minamag net ko talaga ang mga customer. Hindi ka pwede lumabas, hindi mo bitbit yung panida. Mm-hmm. Eh lalo na yung boss namin, syempre Chinese traditional sila. Meron silang mga minsan mga gamit sa bahay na hindi na nagamit. Isasama nila sa grocery pang benta na. Tapos ang challenge is, bibigyan kita ng Pepsi o kapag nabenta mo yan, wala pang 5 minutes na bibenta ko yun. Pero samantala yung mga iba, hindi nila mabenta talaga. Yes, no? Okay. Pero syempre, kailangan i-fast forward na natin. Fast forward? I wish we had so much time. No? Yes po. Kasi alam ko makulay ang buhay mo. Pero ang interesado yung mga viewers natin, ano yung parang pinaka-formula na nakuha mo para maging mayaman? Yun na. Hindi naman ako mayaman. Actually, ano lang po ako, Sir Julius, kung ano meron sa akin, sinashare ko yung blessings. Kasi bakit? Hindi naman natin madadala yung yaman sa langit, di ba? So, lahat tayo, at the end of the day, we all die. So, leave a good mark. So, sa akin, sinashare ko yung blessings. Basta meron lang akong naitabi para sa akin, para sa future ko, para sa bulilit ko. Ayan. So ano yun? Anong business yun? Yung pinasok mo? Naku, napakadami lahat. Yung unang-unang. Naku, ang unang pinasok ko, nag-buy and sell ako. Na-reward ako ng I-beam na napakalaki-laki, 7,000. Tuwang-tuwa ako, tumalun ako from second floor hanggang nag-jump ako ng fifth floor. Yeah, may bracket PO ako, 7,000. Akala ko kasya na yung van ko talaga. Yung pala, kailangan crane. Talo pa pala ako, mag-rent pa ako ng crane kasi hindi ko, akala ko yung nag-bid ako dati. Siyempre, nag-bidding ako sa mga multinational company. So, nagsusupply ako dati sa Goodyear, BF Goodrich. Tapos, bago pumasok yung mga gulong ng China, nag-shutdown lahat ng mga planta dito. Siyempre ako, galing din ako sa ano, nagtatahi po ako ng basahan. Lahat ng mga staff ko, till now, nasa akin pa rin sila. Isang dekada hanggang tatlong dekada na sa akin pa rin until now. Sobrang proud ako kasi isa sa mga challenges dumaan sa akin, Ma'am Tin, Sir Julius, is iniisip ko ano ang unang ilalapag ko sa pagkainan para sa aking mga angels ko, mga staff ko na nagtagal, nagtiwala sa akin. Yun yung unang nasa mindset ko talaga. Isa sa mga nag-motivate sa akin na kailangan ko makahanap ng
PO. Kailangan ma-award ako ng PO talaga. Tapos ginagamit ko yung charm ko, chichikahin ko yung ano. Actually, supplier po ako ng San Miguel. Doon po ako nag-start. Doon kayo, Maman? Saan kayo, Hindi Maman? Hindi naman yung Maman. Doon ako nakaipon at nakapag-roll. Ako na nakapag-roll. Kasi ano ko, lahat ng affiliate ng San Miguel. For example, Manila Glass Plant. Isa sa mga customer ko yan. So, syempre ang San Miguel, lahat kompleto yan. Pati bote, gawa din nila yun. San Miguel Plastic Plant, sa kanila din. So, lahat ng planta below 50,000, chinichika ko na yung purchaser. Sa akin ko na award yan kasi meron akong binubuhay na tao. Health ko na mali ako. Ginagamit ko yung charm ko. Tapos, wala akong palabok na basta go. Straightforward ka, sabihin mo yung tao kung ano nangangailangan, ano yung kailangan mo. May tao talagang maniniwala sa'yo talaga eh. Kasi hindi naman yung budol eh. Kasi dineliver mo siya ng maayos yung item, pinakiusapan mo lang na ibigay mo sa akin kasi may mga tao akong... At nakapag-deliver ka naman, yun importante. Opo. So, yun... when did you make your first million? When did you become a millionaire? Siguro mga 24, 25. When your 25th year. Yes po. Opo. Nakapundar na ako kaagad ng mga kondo, ng mga tag 1M. Ayun. At saka nung during 1995, actually may dalang akong picture eh. May matatawa kayo, may nakasabit pa easy call sa ano ko eh. Ganun katagal na. Pinakita ba natin yun? Yung wala, na, wala. Nandiyan sa bag ko. Dukutin natin. Dali. Okay, okay, wala. Hanap ko yan. Aba, kinukuha. Ano pa mga ayun. Business mo ngayon aside from yun? So, right now, may dinadevelop po ako ng printing, na digital printing sa mga, syempre, malapit na election mga tao. Syempre, baka naman mo, baka naman sa akin magpapaprint, diba? Ayun. How nice naman kasi nagsimula ka sa isang printing press. Ngayon ang papasok. Ngayon ko palang papasukan siya. Opo, digital printing, mga t-shirt, mga cups, lahat meron yun. At senior din siya, Papo. Kumakanta ay, eto ha, nakakatawa to. Marinig. Gusto ko marinig yung kanta. Ayun. Eto, meron akong ano, meron akong ano tawag to. Sige, focus natin direka. Kaya ba yan? Kaya ba natin i-zoom in to? Ayan. Isa parang to sa mga ano. Sa opo, naghanap talaga ako. So, bakit may anong significance ng picture na yan? Kasi mga panahon na isa yan. Isa sa mga yan, sa Star City, nag-start ako sa isang shop. Naging, natuhog ko yun, naging apat. Sa Star City. Anong trabaho mo? Changgihan yan. Salesperson? No. Nag-upa ako. Tapos, di ba, uso yung mga changgihan. Nag-upa, umupa ka. Umupa yes. ka ng lugar. Yes. Tapos, pinarentahan mo sa mga nagchachanggi. Apo. Tama? Yan yung pwesto ko yan dati. Yan ang first nakakatawa yan, no? Nakakatawa yan. From yan hanggang dun sa dulo, naging akin lahat yung pati laruan. Opo. Sa'yo rin yung tinitindang items. Opo, yun, yes po, yes po. Kumbaga parang kung sa Shopsville, sa Vira Mall, may mga pwesto-pwesto. Opo, ito, opo. Ayan. Talaga nasa trading ka. No? Opo, opo, opo. Until now, meron pa rin ako. Nasa yan, import trading. No, ano na po ako. Nag-import na po ako ng mga electronics. Tapos sa social media, may e-commerce kami. Nag-start ako, nagmagawa ako ng mga basahan. So, lahat sinusupply ko. Yung mga staff na yan, yan makikita mo yung naka-red si Melanie. Magta 30 years na yan sa akin. Yung driver ko, nandyan din. Mananahi din sila lahat. Magta 30 years na rin sa akin yan. Tapos yung si Tessie, ganun din. Isang mga 28 years. Tapos yung naka-green si Cesar Anterno, lahat sila nandyan pa rin. So, ba't sila nagtataga lahat sa'yo? Anong sikreto mo? Pakikisama at saka naniniwala sila sa akin. Alam mong sahod lang nila, 150 per week. Sinabi ko lang sa kanila, samahan nyo lang ako. The moment, sabi ko, nakapag-shoot ako ng maayos at nakapag-arangkada ako sa karera ko, kasama ko pa rin kayo. 150 pesos noon? Ngayon, meron ako isa dyan because they're dyan sa picture nito. She's earning 500 to 800,000 a month. Wow! Totoo po! Shout out, Melanie Cabalida. Opo, sobrang... Sarap pag i-boss nito. Pwede mo mag-apply 800,000 a month eh. Opo, sobrang mahal ko yan. 500,000 a month? Masaya ha? Sobrang mahal ko yan. Ito yung nakapula, si Melanie Cabalida. Si Melanie. Hindi po, ano po talaga siya. Siya po lahat naghahawak ng mga account ko, sahod, lahat, everything, lahat. Pati password ko ng Facebook, social media, lahat. Pero kabisado niya. Alam mo ba, Ma'am Pin, ito dumaan din to ng chronic kidney disease. One month, ayan. Ay, syempre, marami talaga akong ano. Yan ang bossing. Oo. Nakagayon pa natin pag-uusapan. Kasi kailangan natin mahalin ng tao natin. Wilbur, kulang na kulang ang oras para. Oo, tapos sa isang buong episode. Pwede ba ituloy natin sa vlog ni Papo to? Ay, sige po. I so love it. I so love it. Ang daming pwede. Pero papakilala muna namin sa iyo, si Roger at ang kanyang nanay. Ay, opo. Na nangangailangan ng tulong. Nay? Oo, yan Wilbur to. Kailangan kasi ni Roger ng tulong. Apo. Baka pwede nating mabigyan ng tulong si Roger. Yes, of course. Ano, syempre nakaka-relate ako sa story niya. So, abang nandito ako sa studio, medyo naluluha ako dito kasi
Actually, it happens din sa akin. Pero magkaiba lang ang kwento. Okay. Pero yung kay Roger... Anong kailangan ni Roger, Gatas? Diaper po. Diaper. Okay, ang diaper, huwag kayo mag-alala kasi nanonood ngayon ang marketing head ng Baby Ko Diapers. Sagot niya po ang mga diapers ni Roger. Papadala niya po sa inyo. Para mapadala din ni Wilbert sa inyo yung gatas na kailangan ni Roger. Oo. Bibigay na lang po namin yung ano, yung address po rin niyo kay Wilbert. Ayun. So Wilbert, baka may gusto ka pang ano, itanong sa kanila. Ayun, Mami ano, si Mami ba niya yan? Ayun. Mami ano, balita ko kay Sir Julius at saka kay Ma'am Tin ay kailangan mo ng pedicure para mag-gain ng 20 kilo. Tama po ba ako? Ayun, sige po, sagot ko na po yung gatas po. Ayun. Hanggang sa tumaba si Roger. Opo, hanggang tumaba po. Ano po, pwede bang ano, virtual hug muna ng ng mahigpit na akap po. Yakap po, yung galing sa kay sa akin po. Ayun. Ako. At saka ano, Wilbert, dahil wala siyang trabaho, kung ano na lang maibigay na pagkain, pa may natirang pagkain, yun na lang. Ah, taga saan po siya? Kasi wala trabaho. Nay, bigyan na ni Nanay para yung mga iba pang gusto mag-abot. Address niyo, Nay. Address niyo po. May dagat-dagatan po kami na butas. Kung wala kayong dagat-dagatan na butas. Ano pa ng tindahan kung saan kayo natutulog? Alpha Mart po. Alpha Mart. Sa dagat-dagatan na butas. Sa anong street, Nay? Sa may Tumana, dagat-dagatan. Tumana. Tumana. Yung information, binigay na natin kay Wilbert. Opo. Mami, isi-share kita. Ay, ano ko, itatap kita sa ano. Kasi meron ako sinusuporta ng organization. Yeah, tama. Na yung organization din, isa po rin din ako sa founder na Ahon Mahirap. Yun po. Tama. So, yan, makakatulong ako sa iyo, Mami, doon. Yeah. Tapos, ano, gusto ko rin mag-reach out sa mga followers natin. Kasi actually, mga followers ko, marami naghihingi ng mga diaper, paggatas. So, naiintindihan ko, marami ako single mom na followers. So, minsan ginagather ko sila, magkasama kami. Gusto ko i-share kay Mami ngayon na sa Ahon